ikutin natin to, mga repa. Hindi naman ganun kalawak yung isla na to. Ikutin natin para makita din natin yung ibang part. Kasi dito lang kami sa front na side eh. So, titingnan natin. Ikot tayo dun sa unahan. Ganda ng mga ano dito, view. Lahat ng spot. Walang tapon yung spot dito, mga repa. Sulit na sulit yung bayad nyo rito. Malinis yung tubig. Hindi ganun karami yung tao. Madami pero hindi siya ganun ka crowded. Bigaya ng ibang mga beach na pag summer talaga napakarami yung tao. Kasi nililimitahan nila yung tao. Hindi siya dire-diretso lang na kung sino may gusto pumunta. Pinapapunta. Pero dito, limit lang. Hindi ganun ka dami. So, kaya ganyan. Nakikita nyo, hindi gaya ng ibang resort. Kala mo, kalat ng daming tao. Pero tingnan nyo naman yan. Konti lang tao. Mga mag-overnight din yan, mga repa. Tulad sa amin. Kasi pag, siguro pag day tour ka lang, parang mabibiting ka eh. Kasi, isang oras ang biyahe papunta tawid ng bangka. So, kung alas 10 tapos uwi ka ng hapon, medyo bitin yun. So, mas the best overnight o ganun, 2 days 1 night o kaya 3 days 2 nights ayun, para masulit nyo talaga. Yan, safe naman dito. Malinis yung lugar. Woo! Ikutin natin to dito, mga repa. May part siyang bawal lang yan kasi mapato. So dito na sa unahan, pwede. Pero dito, bawal sa part daw na ito. So ikutin natin, titingnan natin kung anong meron dito. Sa kabilang side naman. So yun, tingnan nyo man, kulay puti. First time ko lang makapunta sa mga ganitong lugar. Kaya ayan, hindi makakalimutan yung passion namin ngayon. So dito na tayo sa kabilang side. Kita nyo, maraming cottage. Walang problema naman sa spot dito. Hindi mo ubusan. Pwedeng magdala ng tent, pwedeng mag-arkila. Pero kami, may mga tent naman kami para minus gastos. Pwede magdala ng duyan. Pwede rin naman magpa-sound. Siguro, huwag lang napakalakas kasi makakabula ako sa ibang mga turista. So, yun. Pwede rin magluto. Walang net pero walang, hindi isakop ng internet dito pero may ano sila, parang piso net, parang voucher na net. Kaya makapag-internet ka pa rin naman dito. Ikot lang tayo sa kabilang side. Bato. Ikot lang tayo. Kailangan masulit natin ang view. Madaming tao pero maluwag pa rin ang lugar. Hindi gaya ng ibang resort. So ito siguro yung sinasabi nilang bawal maligo kasi mabato-bato. So ayan, nakikita tayo. So dito tayo. Dito na tayo sa kabilang side. Ikod na side ng beach. Pero may mga ano rin, cottage din dito. Yun niya, mabato. Mabato siya, hindi gaya ng kabilang side na buhangin siya. Kahit saan. Pero may mga tao pa rin. Kaya may mga naglatag ng tent, buyan. Sarap talaga dito. Sarap ng weather. Bakal din dito yung mga fishing rod, fishing gear. Kasi yun, pinaprotekta nila yung mga dito, luglag. Ayan, nakikita nyo, daming tao. Dito na side, parang walang masyadong naliligo. Kasi nga, mabato. Saka bawal yata maligo. Pero yung sinasabi ng kanina, na orient sa atin. Na mayroong side na pwede, mayroong side na hindi. Ano naman?
dito muna sa mga sa gilid, paikot. Sipatin natin dito. Ay, paano makita natin ang kabuuan nitong nalanggaman na ilan. At syempre, hindi mawawala yung drone shot natin. Kasi nabuhay ang drone ko sa pagkaka lubog sa ilog. May mga bangka naka-park. Ito, pwede na mag-kayak. Arkil ka ng kayak. Tapos meron sila dyan grill. Grill station. Smoking area. Mga ganun. May CR naman sila. Pero yung tubig, syempre. Ang tubig nila is galing alat pa rin. Tubig alat pa rin. Kasi pag pumunta kayo rito, bali ang mabibigay na sa inyo yung nag-ano ng bangka. Gaya sa amin, binigyan kami ng 4 na jug na fresh water. Siguro pang banlaw-banlaw lang para hindi malagkit sa katawan. Pero ako hindi pa ako naliligo, mamaya pa ako. Mamaya ako pa anuhin. Mamaya ako pa sulitin ang dagat. So ikot muna tayo dito mga kaya. Tingnan natin dito. So may mga kabayan dito, siguro mga nandito. Boss, okay lang umikot to, boss? Okay lang ikot? Kalo, baka may bawal eh. Thank you. So ayan, nagtanong muna tayo sa mga ano dito, mga nag-a-assist. Pwede naman daw umikot. So wala namang bawal. Tignan natin. So, time check. 3:40. Mga dalang ng tao. So ayan, bye-bye lang natin. Dito medyo maano na. Iba na yung mga bawan na yata ito rito. Sipat-sipat lang, sipat-sipat lang. Medyo maano na tayo. Kukulay brown sa araw. Pero it's lang yan. Naman. Ikot lang tayo. Balik. So dito na side wala nang ano. Wala nang mga na wala nang cottages. So, ano na to, parang hindi na nila pinapapuntahan ng tao. I mean, hindi na sila naglagay ng extension ng cottage. So doon lang talaga na side. Pero nagtanong naman ako sa mga nag-a-assist. Okay lang naman daw, wala namang problema. So walang bawal. So tingnan natin. Hindi na ng tubig. Hindi mo talaga masasayang yung oras mo dito. Hindi mo pwedeng sayangin eh. Kailangan sulitin mo. Namnamin mo. Namnamin mo ang bawat minuto. Kasi papunta pa lang dito, isang oras, medyo matagal-tagal na rin. Tsaka yung dagat, maalon ng arepa. Maalon siya. Ito ang daming crabs. Wala na akong tao rito. Ah, hindi, ano to? Coral ito eh. Solo lakad lang tayo dito mga rewa, tingnan natin para makita nyo rin yung kabuuan. Kasi may mga mga napupunta rito. Sa video may mga nakikita ko. So ang napupuntahan lang nila yung doon na side sa unahan. So tayo ngayon ikutin natin. Sipatin natin. Di naman siya ganun ka lawak. Kaya naman siguro ilibutin ng ilang oras, yung kung isang oras mula dun sa sandbar paikot. Tuloy-tuloy lang mga repa. Kasi pagbalik na naman natin sa trabaho, back to reality na naman tayo. Puro ano tayo, trabaho na naman. Mga sariwang alikabok na naman ang ating mga lalanghap doon. Hindi gaya rito. Sariwang hangin. Oof.
Ito makikita sa kabilang side, wala nang ano, puro puno na lang mga nyug. Saka ito, bato. Coral yata ito. Hindi naman bato ito, coral ito. Wala nang ano dito. Wala nang tao, wala nang naliligo. Meron din dito mga cabin, mga repa. Di ko alam kung ano yan. Pinapa-arkelahan o ano. Ah, meron din mga cabin-cabin, no. Di ko lang sure kung ano, pero wala akong taong nakikita. Cabin din. So, ikutin natin kung makaka-indot tayo. Ayun, may mga cabin sa kabila. Bali talaga sa kabila lang talaga yung ano. Yung mga cottages. Meron din pala dito sa dulo. So malapit na tayo, paikot na po. Ayan, maliliit na ano, cabin. Pero parang ano na lang eh, hindi na siya, parang wala, parang hindi na pwedeng magstay. Parang bodega na lang. Oo, na, tambakan. Ay, may mga nakatambak. Bali sa kabila na yung cottages. So malapit na tayo sa dulo. Mag loop na tayo, paikot. Tapos meron dito ano ba to? Parang function hall, ganun. Siguro maliit na function hall. Ayan. So ito na, dulo na to. Paikot na tayo. Niloop natin ang Kalangaman Island. Woo! Siyempre para makita nyo rin kung ano meron dito sa buong isla, bukod sa aerial view. Ayan. Araw. Araw. Ayun, may tao. Siguro nag-explore din sila. O kaya mga nag ano rin dito, mga nag-stay din. So ayun, may cottage na. O ito na po yung dulo. O ayun, may tao pala. Siguro mga turista rin to. Yun, may ano na rin dito, function hall. Ayun. May sandbag din pala dito sa kabila. Ayun. Mas naiksi. Pwede rin tayo pumunta rin sa sandbar. Yan, picture taking sila. Siguro nag-explore din to. Ibang grupo naman. Dito tayo. Saan ba? Sa kabila. Woohoo! Dobat na pala mga repa. Abusan na pala ako. Naku po. 5%. So yun. Nakapag-ikot na rin tayo. So, may sandbar dun. Kaso, lobat na. Hindi ako nagdala ng extra ato ko. Okay lang. So yan, pag namatay ito, yun, ibig sabihin lobat. Ayan, sandbar pa. Nice. Ayan o. Sandbar din yan. Saan gusto kong puntahan. Kaso wala na, wala. Paubos na yun. Mag-empty na. Sandbar din. Pero mas nice isa. Kaysa dun sa kapila. Mas mahaba. Ito na yung mga, ito na yung front ng balasan. Dito yung mga cottages na may mga nag-focus. Yan, balik na tayo. So pag namatay ito, maraming magagawa. Robot na. Ayun, touchdown, Kalangaman. I mean, mga nagpipicture rin dyan. Mga nag-explore din. So ito na yung paikot. Mabato. Kaya sinabi ko mabato. Busing ko na lang. Antayin ko na lang mag-off to. Arepa. Tapos pabalik na rin to. Ito na rin 'yun. Siguro ito na 'yung ano. Ito na rin 'yung papunta dun sa cottage namin. At wala na. Mamamatay na siya. Ilang percent na lang ba? Baka 3% na lang to. Busing ko na lang sa agad ko. Woo! Yun, patay. Buhay pa pala, akala ko patay na. Ayan. Ay, dun yung sandbar na kabila, meron dito. Pero mas mahaba dun. Pero mas nakita siya ngayong oras. Oras is pag-aal 3, mga 3. Mas humaba, nag-low tide, mas nakita siya. Mas humaba yung part na nakita na sandbar. Dito naman sa kabila, ito. Kung nasa likod ko. Ayan. Mas maiksi, pero sandbar din. So may mga cottage din pala dito. Pero parang sira for renovation siguro. So tuloy-tuloy lang ako maglalakad.
papalik sa cottage namin. Whew. Kasi medyo malayo pa. Yun, mga siguro. Hindi ko lang na orasan. Pero hindi naman naabot ng isang oras pag naikot mo to sa aking paglalakad. Tsaka mabilisan lang yung lakad ko. Hindi na ako masyadong nag-ano dun sa kabila. Nag-teacher, nag-bato. So, ingat lang sa pinadaanan ng bato. Ayan, kabila. Ayan. Waiting na lang ang sa mamatay itong camera. Woo! Ulit. Ano yung cottage namin dun sa side. Ayan o. Mga coral na mga maliliit. Tapos nagiging pino siya. Hindi ko alam kung siguro halo na yan. Buhangin tsaka coral. Ganun. Kasi nung hinawakan ko siya, hindi siya buhangin. Maliliit siya na bato. Ganyan. Yung mga puti. O yan, eto na naman. Kabilang part. Front side to ng front side to ng isla. Ito, bato-bato pa rin. Kaya yun, doon lang talaga pinakatabis. Pinakatabis na spot sa Ligo. Doon na side. Dito wala, puro bato, delikado. Tsaka hindi rin, bawal din talaga kasi sa orientation, sinabi may mga side na talaga na hindi pwedeng liguan. May ano lang talaga, spot na yun. Pwedeng liguan. So yan, bakawan pa rin. Lakad, bato-bato. Ayan. 1% na lang. Wala na, madi-dead bat na mga tepa. So ayun, didiretsyon ko lang naman to. Wala namang bounty dito. At yan, kung saan na lang mamamatay yan, antayin na lang natin. Woohoo! Pero ayan na, malapit na rin ako. Ito lang naman ang view dyan. So dun lang ako sa mga bangka-bangka. Yun na yun. So yan, mga tepa. Mamamatay ko sa to. So yan, antayin na lang natin. Ano yung mga crabs dito sa ilalim. Napakatahimik, napakasarap, sarap sa pakaramdam. Daming mga ano, ano ba yan, palang hindi pa mga ano, crab limasag. May mga ano rin dito, diving spot. Kasi may nakita kami kanina, mga foreigner, mga diving ano naman sila, divers. Mga foreigner, mga nakita rin ang mga foreigner kanina. Diba? Tsaka ako foreigner naman lang. Hap ako hap. May lahi. May lahing unggoy. Foreigner din tayo mga reba. May lahi rin ako. Lahing unggoy. Ayan ang Pino. Kala mo ano. Kala mo parang semento na. Ano, mabasa. Yan yung sand. Hindi naman. Tubig. Hindi naman ang tubig alat na yan. Sarap. Oh, ayan, mahangin. Maano lang din kanina pala, yung papunta kami, maalon. Medyo, ayan. Medyo, ayan, maganda na rin kayo. Kung sasakbay kayo ng bangka, papunta rito. Ayan, ma-experience nyo na parang lubak-lubak na kalsada yung dagat. Maangat-angat yung mga yung bangka nyo, yung boat. Isang oras talaga, isang oras yung biyahe bago makarating. So ang uwi namin is ano pa, Lunes. Ano ngayon? Sabado, bali Sabado ngayon, Lunes pa yung balik namin. Bali 11 ang balik namin mga tepa.
kailangan talaga sulitin ang bakasyon dito sa Leyte. Woohoo! Mabot pa pala yung battery ko hanggang dito. Kala ko mamamatay na lang siya. Pero ayan, meron pa rin. Pero 1% na lang yan, mga reba. Ayan, malapit na tayo dun sa mga cottages. Ito, sa mga bangka. Ayan. Kanina maraming mga bangka dyan, nakahilera pero konti na lang. Siguro yung mga matitira dito, ito na yung mga mag-o-overnight. Kanina siguro yung mga day tour lang yun. So, ngayon, yung mga matitira, yung mga nag-overnight lang ito. Ayan na, balik na tayo dito sa mga cottages. At marami na yung tao na kita. So, yun. Papatayin ko na lang mga repa. Pero meron pa naman siya. Pero yan, hanggang dito na lang muna tayo dito. So, susunod ulit na video dito sa Calagaman Island. Balik tayo dito. Ayan. Yung mga nagtitent. Maraming nakatent. Pero pwede ka rin mag-artillery ka ng tent. Pero mas maganda. May ano ka, sariling tent. Umabot pa rin pala yung battery. Tibay ng battery, 1% na lang umabot pa sa cottage namin. Okay, ito yung mga bilinggit. Balik tayo sa ating cottage. Woohoo!